Hello guys. Ang gagawin ko, kumusta uli sa inyong lahat dyan? Ang gagawin ko ngayon ay yung tinatawag nilang kringla, pag ano lang, isa lang, o kaya kringlor, pag marami na. Sa English, ang tawag niyan ay kringle. Ang forma niya parang sa ano, sa pretzel. Ano yan, popular yan na cookies dito sa ano, sa Sweden. Paghahalo-haluin yung mga ingredients niya. Nandito na yung ano, yung margarine. Ito yung margarine. Margarine, ano to, 150 grams. Pagkatapos, 3.5 deciliter na flour. Pagkatapos, kalahating deciliter ng white sugar. Pag nyo nang tingnan yung tiyan ko, malaki. Kasi pag kakatapos ko dun sa bahay pang nananghalian, punta ko dito sa, ano, sa bahay ng anak ko. Busog na busog ako nyan pag ano, pagdating ko dito. Busog ako, kaya tapos umpisa na akong mag-vlog, kaya ganun. Ayan, yung kalahating ano, sugar. Pagkatapos, isang teaspoon na vanilla sugar. Teaspoon. Vanilla sugar. Pagkatapos, 1/2 deciliter na cream. Ayan. Guys, si Mama sa lang aanuhin, paghalu-haluin yung ano, ingredients. Pagkatapos imamasa ko ito at saka yung dough, pag ano ko na yung pagmasa ko, 30 minutes sa ano, sa 30 minutes siya sa frigidaire. Lagay sa frigidaire ng 30 minutes. Haluin ko lang siya. Ayan. Hindi pa ako marunong kasi kagabi, parang sumakit lang ang ulo ko na yan na
yung atukain master ba yun. Nagaano ako, nagtatry ako kagabi, hindi kasi ako magaling sa mga computer, sa mga cellphone. Kaya ano, yung mga pagluluto ko, may mga part 1, part 2. Parang sumakit ang ulo ko. Kasi yung anak ko naman, hindi mo naman maasahan na lahat ng oras na pag-vlog ko, matutulungan niya ako. Dahil may mga ginagawa din siya. May mga ginagawa din siya. Kaya ganun. Hindi pa ako marunong mag-ano talaga, mag-edit-edit. Hindi ako marunong. Kasi hindi ako magaling sa mga ano na yan, mga computer, mga ano. Patas yung anak ko parating tumutulong sa akin. Parang nahirapan ako, parang ang dami-dami doon na ano, nakikita ko, sumakit ang ulo ko kagabi. Ang ano ko lang talaga, ang magaling lang ako doon sa trabaho ko. Pagkatapos yung sa mga bahay-bahay, yung yun, mga gustong-gusto kong gawin, linis-linis ng bahay, dekorit-dekorit. Yun ang ano ko, ang alam ko lang gawin. Kahit yung ano, kahit yung mga damit ko, kasi siyempre dito sa Sweden, matataas sila. Gusto ko talaga mag-ano, matutong manahi sa makina. May makina ako. Yung makina ko na, tatlo pa nga yan eh, kasi yung ano, yung tatay ni Sbinirik, yung anak ko, yung mga uncle kasi niya, ano yun, yung talagang mananahi sila ng mga damit nila dito, ganun-ganun. Dalawa yun ng mga uncle niya. Plus dalawa yung ano, yung sewing machine doon sa kanila, di napunta yan sa amin dito dahil siyempre nung mamatay, wala kasing mga anak yun, punta dyan sa papa ni Sbinirik. Plus binilhan pa ako ng bagong sewing machine ng ano ni Sbinirik, ng papa ni Sbinirik. Pagkatapos yung lula ni Sbinirik, yung mama ng tatay niya, may sewing machine. Walang sira yun, inano ko, tinapon ko, pero ano yun, yung mga electric yun lahat. Dalawa yung tinapon ko na ano, na sewing machine. Wala namang mga ano yun, diferensya, mga antique pa. Pero ano yun, kagaya ng sabi ko, ano yun sila, puro mga dekoryente. Tinapon ko lang. His is been here kasi dito, yung mga bata dito, pinag-aano na yan sila. Bata pa lang, tinuturuan sila sa mga daycare, sa mga school, tinuturuan yun sila doon na paano manahi yun, tinuturuan yan sila. Kaya yung anak ko, alam manahi, pero hindi mo naman asahan yan na tatahiin lahat ng mga, kagaya ng sabi ko sa inyo, marami akong mga damit na inano ko, binili ko para lang may maipost sa Facebook ko. So as in, sobrang marami. Siguro, hindi lang yung 200 na mga pang party-party, mga ano ba yan? May mga gown, mga... hindi ko yun matahi kasi yung hindi nga ako marunong magtahi. Kaya ganun. O sige, may ano na nito, ilalagay ko na ito sa ano, sa frigider ng 30 minutes. Maraming salamat uli sa pagpanood. Bye-bye.